love shout out to Sir Will Good Vibes. Ayan dito po. So bakit kaya busy na po si Mayor sa pag-ikot? Nagpapahiwatig na ba ito? At ang handa siya sa laban? Oh, big love shout out to Busi Ima. Hi Dudutje, ano yan? Talaga bang tatakbo si Mayor Hanel Kunam muli? How about your? Yan po pag-usapan natin ngayon mama. Nagtataka tayo, bakit busy-busy po si Mayor Hani Lacuna ngayon sa pag-iit? At ayon po ni Mom Juicy Ima, sa tingin ko mag-uusap kapatid muna yung dalawa bago kumilos na parang mga kampanya. So yung galaw ni Mayora might mean na hindi natatakbo si Yorme for Manila mayorship, hindi sila magtatalunan. Ayon po yung opinion ni Mom Juicy Ima mga kois, no? Well, sa tingin ko mga kusma, kaya hindi lang naman si Yorme ang pinaghahandaan po ni Mayora Hani Lacuna, dahil ugong-ugong ang balita na ngayon na mayroon ding isang sikat na artista na paparang o tatakbo ng pagka-mayor dyan sa Maynila. Mga kois, no? So talagang mamaya po pag-usapan po natin yan, magputuloy po muna itong video ito. Ayan na. Love shout out na pala ni Ma'am Mel Zero. Ayun po. Comment na po kayo at basahin na din mamaya. Gagawa na po tayo ng video. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Thank you! Bumalik ka na! I love you! I love you! Masingat! Bye.
So ito po yung mga komento sa post po ni Yormi Isko sa about po sa Don't Panic It's Organic. Ito naalala ko to si Ma'am Bernadette Agustin. Ito po yung nagbigay sa akin ng poster ni Yormi Isko at ni Doc Ong at saka ng t-shirt na Isko Moreno, no. Sabi niya, good morning Yormi, arat na rikba na sa Maynila. Mahal ka ng Batang Manila, Yormi Isko. Tapos kay Darius Byron, hito yung mayor na Chelang at sabay sa panahon. Sabi naman ni Juraline Almanzor, Limapi, the best mayor ng Manila, Yormi. Sabi naman ni Ross, Rongrong, good morning, Yormi. Sabi naman po ni Adalida, go Yormi, bring on the best kilos again. Sabi naman po ni Chris Yare, good D, Yormi. Sabi naman po ni Sir Anabo, sana nga bumalik na si Yormi sa Maynila. Sabi naman po ni Antonio Jojo Matias, babalik ka ba ulit sa Manila, Yormi? Gawin mo po ulit makabuluhan ang Manila, lalo na po sa mga empleyado mo. Sabi naman po ni Kinit, makapugay, kailangan ka ng Manila, Yormi, gogo. 2035 Manila, Mayor. Sabi naman po ni John Ibaya, ito pala yung kipi o polis ni Yormi Isko na palagi niyang kasama 24/7 sa pag-iikot ng Manila. Proud tayo bilang taga Manilinyo. Noong time ni Yormi na siya yung alcalde ng Manila. Yan po yung kasama po ni Yormi Isko na list po. Bless Tors dito yung Yormi. Sabi naman po ni Bilin, Rindazida, Sasa, good day, Yormi, God bless. Sabi ni Anthony Jones, balik ka na Yormi. Nang malinis na ulit yung pinabayaan na pinalit mo. Hey, ikaw lang po kasi yung disiplina sa Manila, kaya Yormi, balik na, God first. Sabi naman po ni Ridsky Varila, good morning Yormi, balik ka na Yormi para hindi magpanik ang mga organic. Sabi naman po ni Janet, yes Yormi, is going to need you. Sabi ni Idina Perez Ladut, balik ka na Yormi, ibagalawan mo sa servisyo, ikaw kailangan namin sa Manila. At kailangan ka ng tao, di lang nila ibinigay sa'yo ang pagkakataon kasi ang mga tao walang kasiyahan, pero hindi nila alam talaga kung ano ang pakay mo sa buong bansa. Ini-small kayo na, pero tingin naman sa iyo, naniwala sa kayahan mo to the highest level. Talaga ang lakas ng bilis kilos mo. Nagdi ang Manila nung ikaw ay nawala. Nagdumi, iwan ko ng ibig sabihin to. Nawalan muli ka ng pag-asa, sana na sa iyong pagbalik muling maglingding ang kaharian ng Manila dahil sa iyo, kailangan ka namin. Sabi naman ni Noralyn, good morning po Yormi. Sabi naman ni Jamie, good morning Yormi. Sabi naman ni Bisa, looking forward sa comeback ni Yormi. Good morning Yormi, you're the best, I wish for the best, my prayer. Sabi ni Nicky Mars Vlog. Sabi naman po ni Rick Joseph, dami na gusto makabalik Yormi. Ayan, go back please Yormi. Yormi, senador na lang para maibuto ko. Ayan, but mostly po rito nagkukomento ay gusto lang bumalik si Yormi sa Kamaynilaan, mga calls na. Ayan, good morning po Yormi. Ayan, sa Laula na uling Manila, daming uling illegal vendors ang nagtinda sa cellphone sa mga sidewalk sa Raon at Carriedo, balik irat timeline. Ang daming illegal vendor. Ayan po, hindi ka talaga may, para sa akin Isko ang pinakadabis mayor. Ayan, mas magiging masaya. Ayan po, puro po mga positive po dito nagkukuming to at gusto po lang bumalik kayo Yormi Isko Moreno. So ayun nga mga koys, ang kanilang mga kuminto doon mga koys, no? So mostly po ay gusto po lang bumalik. Yun, animus po talagang gusto pong magbalik ang ating buting Yormi Isko sa Maynila mga koys, no? Kaya yan po pag-usapan natin sa video ito. So ayun mga koys mga guys, no? Basa-basa po muna tayo dito sa nagting mga nagkukuminto. Sabi naman po ni Ma'am Juicy Makailangan, kailangan din kasi ng approval ni Ma'am Dini at pamilya ni Yormi Isko kung tatakbo siya ulit sa politics mga koys mga guys. Kasi matagal niyang napagkaitan sa oras ang kanyang pamilya. Yes, totoo po talaga yan. No? So, yung naman pag-ikot ngayon ni Ma'am Hani Lacuna ay hindi naman po ibig sabihin na pinaghahandaan niya po ang ating buting Yormi Isko. Kasi may ugong-ugong din sa Maynila na mayroong lalaban kung sino man sa dalawang tatakbo, si Yormi man o si Ma'am Hani Lacuna, na isa daw sikat na artista. Okay, tamo na. Kita nyo na. Lalabas lang po sila pag malapit na pong eleksyon. Ang tanong, saan po ba kayo nung nakaraan, nung hindi pa po eleksyon? Ba't po kayo naglilitawan? Sabi na po ni Ma'am, ay ito na pala, dito na si Ma'am Bernadette Agustin. Ayan, gukulayan kita Ma'am Bernadette. Well, ito nga pala si Ma'am Bernadette, laking pasalamat po na talaga natin nito, no, mga koys, no. Isa din po itong solid po talagang Yormi Isko Moreno supporters mga koys mga gayas. Dahil nung nakaraan pong eleksyon, nung tumakbo po si Yormi Isko sa pagka
presidente. Ito si Ma'am Bernadette ay talagang laki din tong suporta kay Yormisco. Nagpapagawa po sila ng mga t-shirt, mga poster about po, poster ni Yormi at ni Doc Willie. At pinamimigay at isa po tayo sa mga palad na binigyan po ni Ma'am Bernadette Agustin, mga kuis. No? Palakpakan natin doon si Ma'am. Ngayon, sulit po ito mula noon hanggang ngayon. Ayan, dito po siya sa ating LS, mga kuis. Bernadette Agustin here. Marami pong salamat, Ma'am. Ayan po. So, talagang nahang yung binigay niyo pong poster, Ma'am, pati yung t-shirt, ay nakarating po sa Saudi Arabia, Ma'am. At ngayon ay talagang nagpo-promote si din si Ma'am Agustin sa kay Yormi Isko na isa din po siya sa nananawagan na bumalik na po siya sa Yormi sa Maynila. Ayan, kung nababasa niyo kanina, yung mga comment, isa din po siya sa positive vibes nga nag-comment doon sa post ni Yormi Isko na babalik na yun, bumalik ka na Yormi Isko sa Maynila. Sabi naman ni KTB Pilipinas, Tol, Ego, Miga, shout out kay Tol KTB Pilipinas. Isa rito nagpo-promote kay Yormi Isko Moreno, no? Si Sir KTB Pilipinas. Yan po yung YouTube channel na, mga kois. Maraming salamat talaga, Ma'am Bernadette Agustin. Ayan. So, yun po ang pag-usapan natin, mga kois, mga guys, sa video sa ilis na ito, no? So, nakapagtataka at napapansin ko rin kung nakikita nyo sa post ng kay Doktora Hani Lacuna. Sana hindi naman po ito na ma-misunderstand, na misinterpret ng ibang tao, mga kois, no? Hindi naman tayo basher po ni Ma'am Hani Lacuna, pero nakapagtataka lang kasi na bakit ngayon makikita natin na palagi po siyang nag-iikot sa kamay nilaan. Well, marami pong nagsasabi, hindi naman positive lahat. Mayroon din namang mga negative comment nila doon na nagsasabi na naghahanda dahil nga daw nakaamoy. Natatakbo daw si Yormi Isko babalik ng Maynila, mga kuis. Well, mayroon, tama naman po yung sinabi ni Ma'am Husi makanina, no? Well, talagang yung magkakapatid is mag-usap-usap yan sila kung ano po ang kanilang desisyon this coming election. Ayan. Ma'am Bernadette Agustin, i-share ko itong live mo, boss. Marami pong din salamat, Ma'am Bernadette Agustin. Ayan. So, marami pong nagsasabi talagang nakakahalata din na bakit ganun lang ka busy si Ma'am Hani Lacuna ngayon. Well, gaya ng sinasabi ko na yung magkakapatid, mag-usap-usap talaga yan kung ano pong karapat-dapat nilang gagawin para sa ikabubuti ng kanilang constituent dyan sa Maynila. Siguro, I think, mga kois, kung sino yung, kung sakaling babalik man si Yormi Isko sa Maynila, siguro mayroong pong magbigay daan sa kanilang dalawa kung sino talaga ang tatakbo this coming 2025 midterm election. Ayan po. Sis Bernadette, hi, sabi po ni Juicy Ima. Ayan. So, napaka-exciting po na yan, mga boys, mga guys. No? Well, malapit na po yung filing of candidacy this coming October 1 hanggang 18 yata, kung hindi po ako nagkakamali. So, dyan po talaga malalaman natin kung ano po ang pipiliin ni Yormi Isko. Family ba? Showbiz ba? Or public servant? Babalik ba siya ng Maynila? Dahil sa ngayon ay medyo sagidli po muna si Yormi Isko. Nagmamasid po muna si Yormi Isko at wala pa pong final na decision talaga kung ano pong gagawin niya this coming midterm election 2025. Pero marami na pong nananawagan na Yormi Isko, please come back sa Maynila. At marami pong nagsasabi na dugyot na daw ang Maynila. Aba, hindi po ako nagsasabi noon, ha? Yung Manilinyo po. Pero ang sigaw po ng Mindanao at Visayas, gusto po nila na ang buting Yormi Isko ay mag-level up na naman sa posisyon. Gusto po nila na ang Yormi Isko natin ay sa senator naman siya, mga kuis, mga gayas na. Pero
hindi rin siguro natin mapipigilan yung emosyon o damdamin ng mga manilin nyo dahil siguro talagang nakikita nila, na-observe nila ang pamumuno ng isang mayor sa Maynila confer to Ma'am Hani Lacuna Anisco Yormi Murino, mga kusmagayas. Talagang mararamdaman siguro nila na pag si Yormi Isco ang nasa Maynila, ay ramdam nila yung safety, yung kasaganahan ng buhay, yung pag-aalaga sa mga manilinyo, yung 24/7 na binabantayan ni sila ni Yormi Isco Murino. Habang sila'y tulog, si Yormi Isco nag-iikot kasama ang kanilang hippie o ang isang lispo na walang iba na Sir Ibay. Siguro yun po yung talagang nakikita, nararamdaman ng taong bayan dyan sa may Kamaynilaan. Dahil iba din siguro talaga. At nakita naman po natin kung paano po bilang isang public servant ang buting Yormi Isco dyan sa Maynila na 24/7. Sa panahon po ni Yormi Isco Murino dyan sa Maynila, ramdam po nila, ramdam po ng manilinyo kung gaano po sila ka-safety yung buhay nila. Dahil maliban sa mga kapulisyan, yung leader mismong nag-iikot border to border ng Caloocan at Quezon City. So sinong hindi gaganahan o makaramdam ng kanilang safety in terms po sa siguridad ng kanilang buhay, siguridad ng kanilang family, na hindi naman lahat ng tao sa tuwing midnight ay natutulog. Kasi marami ding nag-aaral, pumapasok sa BPO o call center na target ng mga masasamang elemento o yung tinatawag ni Yormi Isco na talipandas at tulunggis na mga tao na sa panahon ni Yormi Isco na babawasan. Himas-rihas yung mga taong maraming mga taong mga tulunggis dyan na sa panahon ni Yormi Isco na huli at wala silang kawala at hindi sila makagalaw. Sa tuwing midnight, alam naman po natin yung mga tulunggis ng mga tao, tulis yan, ay gumagalaw yan sa hating gabi na kung saan marami na obserbahan natin sa buong bansa na yung mga karahasang ganyan nagaganap sa midnight. Pero huwag niyong igaya ang Kamaynilaan dahil si Yormi Isco hindi natutulog. Ayan. Sabi po ni Juicy Ima, mayurahani ang dapat mag-give way. Dahil siguro naman alam niyang mas mahusay si Yormi Isco magpatakbos na ang Maynila kaysa kanya. To be honest, real talk lang, di ako believe kay Mayura Hani Lacuna Wick siya. Ayan. Talagang marami po talagang maka-references o kumpara sa pagdating sa pagserbisyo sa taong bayan. Ay, gaya po ni Ma'am Ima Husi Ima, na talagang makukumpara niya kung sino po talagang mas magaling at karapat dapat this coming election, mga kois. No? Well, sa ngayon, yun nga ang sinasabi natin, hindi pa po tayo makapag-decision o final decision kasi nag-aantay pa po tayo sa anunsyo ng ating butihing Yormi Isco Murino. Pero marami na po talagang nag-call out sa kanyang pangalan, nag-call out sa kanyang paninerbisyo na sana ay bumalik na siya sa pamamahalaan ng Maynila, mga boys. Dahil ramdam siguro nila yung kasaganahan, yung security guard o security nila ay talagang umaasa sila sa pamuno ni Yormi Isco Murino about po sa siguridad ng kanila. To feel the fire.